Yan, magandang araw mga kapatid, Noxki Vlog. Andito tayo ngayon sa Hermosa Bataan branch ng Rusi. Dito tayo nakakita ng Rusi Flame 150 FI. Ayan, nasa likod natin. Kulay glossy red, then meron ding glossy black, and then andoon sa likod yung glossy yellow. So abangan natin to. Alamin natin yung kanyang mga specs, and then yung kanyang installment. Abangan natin to. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe, and then click mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga sulod kong videos. Then tukuloy nyo i-follow mga kapatid sa aking Facebook page na Noxki Vlog. So God bless. Dito tayo sa may Rusi Hermosa Bataan branch, ano? Yan, meron sila ditong Rusi Flame 150 na available. Bali, ang nakita ko, tatlong kulay yun nandito. Merong dilaw, pula, tsaka itong kulay black. Yan. So, nakita na rin natin sa personal kung unit na to. Yan, napakaganda niya. Makikita natin yung forma, napaka sporty ang dating mga kapatid. Ito nga yung sinasabi nila na parang kahawig daw ng Euro Viperman o Viperman. Tapos sa Honda naman, ito naman yung RS, yan yung kahawig na itong motor na to. So ang kagandahan dito, FI na siya. Ngayon makikita natin yung FI na Euro 4 na nakalagay dito. Tapos itong nakikita natin ay glossy red. Yan, napakaganda rin ang kulay nito. Tapos meron ding kulay yellow. Maganda rin yung kulay nun mga kapatid. So mamaya papakita rin natin yung kulay dilaw para may choice kayo kung ano yung gusto nyong kulay. Papakita ko sa inyo mga kapatid yung kanya mga parts. Nakikita natin yung disc brake na napakalaki. Ayan, no? Ganda rin yung disc brake nito. Tapos naka dual path caliper na kulay black. Yan, tapos telescopic fork pa rin. Yan, makita natin. Tapos yung fender niya, napaka sporty ng dating. Maganda talaga, no? Ito, glossy dito. Yan, tapos may decal siya na kulay black and white. Tapos ito, matte black naman ito, yung design dito. Tapos yung fender din niya, mahaba din, no? So hindi rin gaano madudumihin yung ilalim. Tapos meron din siyang parang araro. Ayan, tapos yung design niya sa fairings niya, ayan, napakaganda. Yung decals pa lang mga kapatid, makikita man na napaka sporty ng dating. Then dito naman sa harap, sa kanyang headlight, ayan, makikita nga natin na LED na yung mga ilaw. Meron siyang park light na parang pa letter Y dito. Ayan, tapos yung high and low,
LED na rin. Tapos meron pa siyang parang kilay dito, or kilay ba yon tawag dito? Parang mata, mga kapatid, kung makikita natin. Sa signal light ata ito, no? Itong nandito. Yan, LED na rin yan, mga kapatid. Tapos meron siyang matte black dito sa may bandang itaas dito. Tapos, dito sa kanyang panel, yan, isang magandang features na rin dahil nga fully digital na. Hindi lang natin makikita kasi hindi siya naka-operate, wala pa siyang battery. So fully digital na yan. Andyan na yung kanyang speedometer, odometer, oras, tapos yung fuel gauge, andyan na. Sa mga ilaw, andito na, makikita natin. So mas maganda kung naka-operate ito. So next time siguro pagka meron pa tayong ni-review na ito, operate natin. Tapos sa kanyang ignition, ito maganda na rin dahil meron na rin siyang shutter lock. Ayan, makikita natin dito. Safety na rin yung ating motor dito. Ayan, maganda yung pakanyang ignition. Tapos kulay silver yung pinaka-ignition key niya. Tapos dito sa kanyang handle, ayan, nakikita natin, naka-clip-on handlebar. Ayan, yung parang sa Raider din. Kamukha-kamukha, ano? Tapos sa kanyang mga switches, ito, meron siyang bukasan at patayan ng ilaw. Then, ito yung high and low niya. Turn signal light. Then, busina. Tapos, siyempre, manual clutch to. Ayan, napakalambot ng clutch nyo. Kahit isang daliri. Kayang-kaya. Then dito naman sa kabila, wala na siyang kill switch ang kanyang electric starter. Tapos sa throttle, yan, makita natin, malambot mga kapatid yung throttle nito. Tapos ito naman yung brake lever niya, then yung brake fluid niya ito. Then dito naman, isang magandang features din sa kanya, meron na rin siyang yan, USB port dito. So ready na rin pang long ride para hindi malobat yung ating cellphone sa daan, no? Yan, isang magandang features niya. Then dito yung kanyang design, ayan, meron siyang aerodynamics dito para siyang ribs kumbaga sa katawan, ano. Yan, parang kumbaga brusko ang dating nito, mga kapatid. Then dito makita natin, ayan yung Flame 150i, makikita natin dito. Tapos andito rin pala yung kanyang susian para sa upuan, ano. Tapos sa upuan, yan, maganda rin, no? Yan, makikita natin, malambot. Tapos saktong-sakto lang din, mga kapatid, sa pag-upo natin dito. Then sa grab bar, ito yung kanyang grab bar, para siyang glossy black ang dating, no? Yan. Tapos may tatak ng rosy dito. Then pagdating dito sa tail light, ito LED na rin yung kanyang ilaw din sa tail light, pati yung signal light. Ayan, oh, ganda. Tapos flexible din, hindi siya basta-basta mababali, no. Ayan. Tapos pagdating sa fender, ito sa likod, okay din, flexible din, no. Ayan, oh, makita natin, maganda yung kanyang design, sporty yung dating. Tapos meron din yung ilaw dito na LED sa kanyang plate holder. Ayan. Tapos dito naman sa likod, ayan, makita natin. Makita natin yung kanyang muffler. Ayan, napaka-sporty ng dating. Nakaangat na siya, no? Then disc brake, then yung kanyang likuran. Ayan, no? Kita natin dito. Tapos naka single pot caliper na malaki dito sa likod. So malakas na rin ang preno talaga nito dahil naka disc brake na. Ayan, naka mags. Ang ganda ng mags nito. Ito sa tingin ko yung kapareho nito yung sa ano eh, Neptune 125, pareho sila ng mags. Tapos tubeless na, isang magandang features nito dito, naka tubeless na to. Tapos ang size ng gulong sa likod ay 110 by 70 by 17. Yan, naka tubeless na. Then dito sa harap, ang size ng gulong ay 70 by 90 by 17. Yan, maliit lang. Tapos kung sa maintenance naman, napakamura lang din ang mga ganitong klaseng gulong dahil maliit lang siya. Para ding sa Raider, no? Ganun lang yung formahan niya. Then,
dito, ito naman yung kickstart. So, meron pa rin siya bukod sa electric starter, no? Tapos sa makina, makikita natin ito. Halos kapareho-pareho siya ng sa Rossi Plush 150 na FI din, pati yung makina. Ayan, no? Ito yung kanyang spark plug. Yan. So, kitang-kita natin yung kagandahan nitong motor na to. Tapos ito pala yung isang napansin ko dito. Yung kanyang speedometer ay naka-cable pa. Yung isang klase kasi ay naka-magnetic sensor na. Kadalasan pag kaganitong klase, pag inatras natin ng mahaba, minsan na nasisira na yung cable niya, no? Maganda yung ano, yung magnetic sensor katulad ng sa Rossi Plush 150 FI. So ayan po mga kapatid, yung ating maikling review dito sa Rossi Flame 150 FI. Marami silang available dito sa stores na to. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, mayroon pa silang kulay yellow and then kulay black. So titingnan natin yun, puntahan natin. So ayan, nilabas pa ni sir, no? Ito yun naman yung kulay dilaw. So napakaganda rin ito mga kapatid. Ayan yung Rossi Flame na kulay glossy yellow, ano. Sa mga gustong mag-avail, no? Available dito sa Hermosa, ayun, Palihan, Hermosa, Bataan branch, yan, ng Rossi. Yan, tapos marami pa silang available na mga unit dito, kagaya ng mga Pantra, yan, Rossi Macho 125, then Rossi Rush 125, ito na picture natin kahapon. Then mga Surf 125 and 110, meron din sila dito. 100, meron din. Yan, tapos meron din silang Rossi Titan 250 FI na rin to. Tapos meron din sila dito na ito, Gamma 200. Then dito, yan, meron din silang Pulse 150 FI na rin yan, yung scooter na to. Available nila, dalawang unit na dito. Mga apat pala, yan. Matte blue, glossy black, matte red, tsaka glossy yellow. Ayan, Rossi Pulse 150 FI na rin. Kaya napakarami ng FI ng Rossi ngayon. Kaya sa mga gusto kumuha ng affordable na motor, no, dami nilang mga motor ngayon. Ayan, ngayong 2023. Ito yung bago nating natuklasan dito sa Bataan, tong branch na to. So ayan, so dati dito tayo nagkatrabaho, naalala ko tuloy yung dati kong pinapasukan. So ayan, shoutout sa mga dati kong katrabaho dyan sa Ecozone, Hermosa, Palihan, Bataan, ano? So ayan, salamat kay sir, ayaw magpakita sa camera. Anong pangalan niya sir? JC po. Sir JC? Apo. So, yung isa naman doon, si CJ, CJ, no? Binaligtad na. So ayan, so maraming maraming salamat sir, God bless.